Panginoon'y darating kasama ng mga anghel, kailanman ay di magdidinig pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na sa atin dumarating ang kanyang biyaya, kapayapaan at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpala at masiglang umaga sa inyo pong lahat. Ngayon po ay nasa Lunes tayo ng ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya naman ang pasabi ni San Juan Bautista na ayusin ang ating buhay at pagkakabuhay. Metanoia. At sa atin din pong pagdiriwang, may ginugunita tayo na banal, si Pope Saint Damasus. Siya po ay namuhay noong taong 304 hanggang 384. Kanya pong kinumbok ang Council of Constantinople. Isinaayos ang buhay pananambahan ng inang simbahan. Sa katunayan po ay inatasan niya ang kanyang pamangkin na isang biblical scholar na i-translate ang banal na kasulatan mula Hebreo at pa-isalin sa wikang Latin. Kaya po mayroon kitang official language of the church, Latin. At itong si Saint Jerome na kanyang kalihim at pamangkin ay pinagpunyagi ang masinop, may banal na karunungan, i-translate niya ang Old Testament at ang mga aklat ng Biblia sa wikang Latin na tinatawag nating Vulgate. Ano? At ito po ay siyang pinagbasihan ng mga translation and edition, lalo na itong ginawang vernacular o itinagalog in English, German at kung ano-ano pang mga lingwahe sa buong mundo. Doon po ibinata yan sa Vulgate o Latin translation of the Sacred Scripture. Kaya mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, atin pong siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinaluluklukan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay maipagdiwang namin ng may wagas na loobin. At Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong mapakinabangan namin ang kagitingan ng iyong mga martir na idinangal at minahal ng Papang si San Damaso sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaunang tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo sa Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sasabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoon Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng mga tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang nalansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at ang mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang liyon o mabangis na hayop na lalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan nang tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin.
Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga sisisi at di babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang katapatan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa, pawang mag-ahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may mag-ahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan ng niyang yaoy magahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon darating, tayo kanyang hanguin sa pagiging bihag natin. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas yon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskriba at pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko
tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila at tigib ng takot sa nanagpuri sa Diyos, nakakita kami na ngayon na mga kahangahangang bagay, wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen, muli isa pong mapagpala at masiglang umaga sa inyong lahat. Nagpapasinaya po ang sanlinggong ito na inaanyahan tayo na mag-antay at tingnan, waiting and beholding. Pagkat kahapon, ikalawang linggo ng Adbyento, mayroong tinig na naghuhumiyaw sa ilang si San Juan Bautista na nag-aanyayang ipaghanda ang daraanan ng Panginoong Diyos na dumarating. At as we sharpen our vision, napakaganda yung usap sa unang pagbasa, ang disyerto ay uusbungan ng mga pananim. Pagkat si Saint John the Baptist ay voice crying out in the desert, in the wilderness. Kaya hopeful yung binabanggit ng propeta Isaiah. Naalaala ko kitang lahat ay dapat na maghanda. Merong kitang tinatawag na remote and immediate preparation for the coming of the Lord. Pakibigkas nating remote and immediate preparation for the coming of the Lord. May pangmatagalan at mayroong kagiyat na paghahanda. Masugid. Kaya yung vigilance, watchfulness, a very vital na elemento sa ating pagkatao at kamalayan. Si Saint Damasus na ipinagpipiyesta natin, napapanahon yung kanyang atas kay sa kanyang pamangkin, si Saint Jerome na santo patron ng Biblical Apostolate, na tayo ay magbasa ng banal na kasulatan. Hindi ko malimutan yung kanyang pamusong usap. Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Pakibigkas natin muli. Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay makatagpo ng tahanan sa ating mga puso. At tayo maging masugid, palaganapin natin. Biblia Rasal, pakibigkas nating muli. Biblia Rasal, mag-aral, magdasal ng Biblia nang gumanda ang asal. Si Pope Damasus ay iniatas niya na magkamayroon ng official language ang simbahan. Kaya sa pagkakatranslate ng aklat ng Biblia sa Latin, dati-rati ay Hebreo. At yung porsyon pa na iba ay Aramaiko. Napakasinop, mahinusay, at may banal na karunungan. Itinranslate ito ni Saint Jerome sa lingwahe na doon ay talagang matuturol ang katumpakan, kawastuhan, yung
kumbaga sa ano eh, may precision, ano, yung salita ng Diyos. Alam po ninyo, ang ating mga English, Tagalog ay may mga nuances, ano, ay itong Latin, ano, pag ito ay isang sinasambit, ay talagang we could assure of its precision, ano, in nearness to accuracy. Kaya yung mahalaga, naalala ko't kayo nagsusuot ng antipara, ano, gusto niyo may focus, gusto niyo talagang aninawing mabuti. Kaya mahalaga po na maging ang ating pag-iisip ay tumutugma sa iniisip at niloloob ng Diyos. Para talagang itong Adbyento at Christmas ay talagang mararanasan natin. Hindi lamang kita onward looking, nakatunga nga, na para bagang nanonood ka lang ng television o segment o kung ano-ano pang mga panoorin, na somehow hindi ka active participant. Pero pag pinag-uusapan po natin ang grasya, ang biyaya, ay kinakailangang nandudun yung pagbabiyaya. The goodness and generosity of God must be also our gesture of generosity, affirming. Kaya yung iyong iniisip, yung iyong sinasambit, yung iyong talagang ginagawa ay katulad ng ginagawa ng Diyos. Pagkat yun po ang fitting response o pananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos. Nagmagandang loob ang Diyos, eh magmagandang loob ka rin. At hindi lamang sa inyong dalawa, pagkat the tendency of good is overflowing. Bonum est dipositum sui, sabi sa wikang Latin. Pakibigkas natin muli. Bonum est dipositum sui. Kaya kung genuine yung pagmamahal mo, nagmamahalang kayo. Hindi ito pakabig, kundi it's overflowing. Pati yung kapwa mo na aampiyasan. Naalala ko't merong mga Christmas party na ginagawa ngayon. Yung iba pong pare ay merong Christmas party. Kami kagabi ay doon sa Diocese of Buac ay kagabi. Pero ay tayo ay nagpupunyagi na magkamayroon ng munita, ano, Kris Kringle. Pakibigkas natin muli. Kris Kringle. May exchange gift kayo. Pero as we exchange the gift of life, the bounties of life, we are duty bound to outreach. Kasi nagmagandang loob ang Diyos. Kaya nga, yung kung nakabuti sa iyo yung ginawa ng Diyos, gagawa ka rin ng kabutihan sa iyong kapwa. Hindi na nananatili sa pansariling kaluguran o kagustuhan lamang. Yung joy, there is a hope-filled and joyful experience in a way talagang ang pagmamahal ng Diyos lumalaganap. Kaya palaganapin din natin ang pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Pagkat pag ikay nagpapakatotoo, hindi ka sinungaling, walang kaplastikan sa iyong pagkatao, ay talagang kaluguran ang dulot nito. Kaya hamon sa atin na yung desert blooming in a way that the beauty, the goodness, and the awe eradicate evils and sin. Kaya hamon sa atin ito,
na talagang gawing maligaya, meaningful, masaya ang Advent. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ng lubos, tuwa't galak isa Magsitayo po lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa magitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at
sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya, gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries at mga nasa larangan ng advocacy for social justice and peace, maging yung mga nagpo-promote ng human life, human dignity, and human rights, maging environmental concern, at yung nasa advocacy for restorative justice, maging yung mga nagsasagawa ng relief, rehabilitation sa mga naapektuhan ng digmaan, ng trahedya, ng aksidente, mga karahasan at itong lindol, bagyo, sunog sa diwa ng alay kapwa. At maging yung pong mga nasa larangan ng pag-aaral, yung iba ay mayroong examination pa bago mag-Christmas vacation. At yung iba naman po ay mayroong ding mga board exam o preparation to take up board examination. Yung iba ay nasa larangan ng pagdadiagnosis at gayon din yung mga nagtatrabaho sa mga clinics, hospitals at yung mga nag-aasikaso sa mga may karamdaman sa ating maralitang tahanan. Maging ang mga birthday celebrators, anniversary celebrators, at maging yung ating iniluluhog na mga samo, dalangin, commended to Santo Padre Pio. At yung ating mga tao na incapacitated, lalo na yung binanggit sa ating ebanghelyo, mga naparalista.
Sa totoo po lamang ay sin paralyzes our relationship, our life. Ano? Kaya inaanyahan tayo na magbagong buhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Pagkatuwing Lunes po, ating dalangin ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanis-nisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan Bautista, San Damaso na kapistahan ngayon at maging ng kanyang pamangkin, Saint Jerome, ni San Padre Pio, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Ginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami
mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Advent blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Panginoon, parito ka sa amin ay ipadama kapayapaan mo't sigla upang kami makasamba ng wagas at maligaya. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako, ang katawan ni Kristo. Amen. Magalang, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y mag-aari, sa atin siya'y mamamalagi. Espiritu'y wag hadlangan, salita ng Diyos naging sundan, piliin lagi kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan. Magalak, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y mag-aari, sa atin siya'y mamamalagi. Nawa tayo'y maging banal at manatiling walang kapintasan. Ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Magalak, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y mag-aari, sa atin siya'y mamamalagi. Ang Espiritu'y wag hadlangan, salita ng Diyos naging sundan, piliin lagi kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan.
Ang isasagawa ng second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Galak, magpuri, magpasalamat at magbunyi. Ang Panginoon'y mag-ahari, siya'y darating. At sa ating mamamalagi. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikaliwa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng Documentation Program para sa pagpapalawag ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa di Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ika-apat at kalahati na madaling araw at ang simbang gabi mula December 15 hanggang 23 ay sa ika-lima ng hapon maliban sa December 17, araw ng Linggo. Ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawain nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, sipi ng mga panalangin, aklat ng Biblia, at iba pang mga religious items na nagpapaalaala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparnung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami po ay ipinadala rito ng obispo upang humingi ng inyong panalangin, tulong, donasyon sa aming mga proyektong pang-dioceses, lalo na po ang bahay pari na magsisilbing tahanan ng aming nakatatanda at may karamdamang mga pari. Salamat po sa inyong kagandahang loob, panalangin at mga tulong donasyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Bow your heads and ask for God's blessings. O word firmly uttered by God to be the support of all things and to bind them together, hear our prayers, do not forsake us, our strength. We beseech you when the storm hit hard in our, we may have betrayed you, but let us return to you now and forever. Amen. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Thank you po. Nagpupuri sa may kapalang bukong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.